Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel, Sir Van. Congrats nga po pala sa padami ng padami pang subscribers. Ako po ulit ito, si Pau Pau ng Thailand, ang sender ng kwentong kubo-kubo. Muli po ay nagpapasalamat po ako sa mga nakinig ng aking kwento. Ito pong ibabahagi kong kwento ay personal na karanasan ko. At hindi ko alam kung nakakatakot ito. Pero hindi ko ito makakalimutan at medyo nahihiwagaan ako sa nangyaring ito. Nangyari ito noong 2011. Dahil sa Maynila na ako nagtatrabaho bilang isang guro. Noong panahong ito ay nasa eksklusibong paaralan ako sa Marikina nagtatrabaho. Kung saan kapag bago ka, 'di ba uso ang pagre-rent ng apartment? Maswerte naman ako na nakakuha ako ng apartment na malapit sa eskwelahan. Pataas yung apartment na nakuha ko. At tamang-tama lang para sa akin. Dahil maaga ka dapat pumasok sa school. Kailangan, mga alas 4 pa lang ay gising na ako. Kahit na malapit lang yung school. Dahil uso pa sa school namin noon yung DTR. O daily time record. Yun bang iniipit yung card sa bandy clock na kahit isang minuto ka lang late, bawas sahod na agad. Siguro makaka-relate ang ibang guru dyan. O yung mga nagtatrabaho sa ibang kumpanya na may ganitong klase ng pag-a-attendance. Nakakailang linggo na ako na nag-i-stay sa bago kong apartment. Hindi talaga ako madalas lumabas. Kung may bibilhin lang siguro na importante. Dahil sa lugar na yun, maraming malalaking puno at medyo tinatamad din kasi akong maglakad. Kasi sa looban pa yung apartment ko. Kailangan mo pa maglakad ng 10 minuto para makasakay ng tricycle o ng jeep. Nung araw na yun, Sabado. Sa school kasi namin, kahit Sabado ay may pasok para sa mga seminars. Kasi that time, kailangan naming pag-aralan yung transition ng school namin sa K-12. Kaya obligadong maaga pumasok. Kasi kapag hindi, bawas sahod pa rin. Nakapag-ayos na ako ng sarili ko nun at ready na ako para pumasok. Paglabas ko ng apartment, napansin kong medyo malamig at medyo umaambon. Kaya dali-dali akong bumalik sa loob ng apartment at nagsuot ng jacket. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad, medyo napatigil ako nang may marinig akong sumisitsit. Psst. Psst, psst. Naalala ko bigla yung bili ng nanay ko sa akin na huwag na huwag kang lilingon kapag may sumitsit at hindi ka tinawag sa pangalan mo. Pero Sir Van, tao lang ako, marupok. Kaya nung oras na yun, lumingon ako. Isa sa pinagsisihan ko na ginawa ko nung araw na yun. Natuod ako sa kinalalagyan ko nang may makita akong lumulutang na nilalang. Hindi ko makita ang mukha nito. Pero alam kong babae ito dahil sa hubog ng katawan niya. Nang biglang may bumusina at sinigawan ako. Sir, huwag po kayo tumayo sa gitna ng kalsada. Baka masagasaan po kayo. Doon lang ako natauhan. Nang bigla na lang pumasok sa isip ko na tumakbo papunta sa school namin. Kahit wala pa nga sa tamang oras ng pag-in sa DTR, napilitan akong pumasok sa medyo madilim na faculty room namin. At doon, pinagnilay-nilayan ko kung ano yung nakita ko. At nakwento ko sa isang janitor sa school namin ang naranasan ko. At ang sabi niya, "Nako sir, hindi lang po kayong nakakakita ng kakaiba dyan." Kaya simula nun, hindi na ako masyadong nagpapaumaga sa pagpasok sa school. Pero simula rin nun, hindi ko na naranasan yun. At nagtagal din naman ako ng 2 years sa school na yun. Sir Van, maraming salamat pong muli sa pagbahagi ng aking kwento. Lagi lang tayo manalangin sa Diyos
kahit anumang ginagawa at kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay natin. More power, Sir Van. Salamat. Ako nga po pala si Jason, isang masugid na subscriber ng iyong channel na Malikmata. Ito pong kwento ko ay hango sa totoong buhay. Nangyari po ito noong 2018 sa isang bayan sa Laguna. Nagkayayaan kami ng barkada kong si Jeff at Diane. Dakong alas 3 ng hapon na mag-inom kina Jeff. Matagal na kasi kami hindi nakikita. Huling kita namin eh college days pa. 3:30 ng hapon, dumating na ako kina Jeff. Pero wala pa si Diane. Sabi ni Jeff, hintayin daw namin. Mga 4 PM dumating na si Diane. Ang sabi ni Jeff, sa isang bahay daw nila kami magiinom para walang tao. Lalakarin na lang daw namin. Medyo malayo nga lang. Siguro mga 15 to 20 minutes siyang lakaran. At may dadaanan ka na tuyong ilog. As in walang tubig, pero dating meron. May mga tao at bata pa sa dinadaanan namin. Paglagpas namin ng ilog, ay may gubat sa di kalayuan. Ang sabi ni Jeff, papasok daw kami dun at nag-iisa lang naman daw ang bahay nila dun at lupa raw nila at pag-aari yun. Lumakad kami ng mga 5 minuto pa, tapos masuka lang daan niya. Maya-maya, may nakita akong bahay na luma at walang nakatira. Ang sabi ko kay Jeff, bakit ganyan ang bahay niyo? Sabi naman niya, dati namin bahay to. Wala nang nakatira. Minsan dito kami pumapwesto ng inom para tagong-tago nga. Tinanong ko siya ng pabulong, wala bang mga elemento dito o duwende? Pero hindi siya sumagot. Kaya inulit ko ulit ang tanong ko sa kanya. Maya-maya, ang sabi niya ay meron daw. Pero mga tagabantay daw ng bahay nila yun. Basta magtabi-tabi lang daw ako at huwag iihi kung saan-saan. Medyo tumindig ang balahibo ko sa aura ng paligid. Ang sabi ko kay Jeff, simulan na namin uminom ng hard na MP. Para matapos na agad at hapon na kasi, maya-maya ay madilim na. So ayun na nga, nagkwentuhan kami habang nagiinom. Siguro mga 5:30 natapos na kami. Tinanong ko si Jeff, may daan ba dyan papuntang kalsada pag dinerecho mo yung gubat? Ang sabi niya ay oo daw. Kalsada ang labas nun at hindi dead end. Si Diane naman nag-aya ng umuwi. Ang sabi ni Jeff ay ihahatid niya daw si Diane sa labasan. Maiwan daw muna ako at bibili pa siya ng 2 Red Horse, pang washout daw. Ang sabi ko, sasama na ako palabas. Ayoko maiwan dito at magagabi na. Pero ang sabi niya ay mabilis lang daw siya at dadalhin niya daw yung motor. Ipapark niya na lang daw sa labas ng gubat sa may ilog. Nandun naman daw ang kakilala niya at nakatambay. So pumayag na rin ako. Tutal, ang sabi niya ay saglit lang naman daw siya. Bago sila umalis, ang sabi ko ay bilisan niya. Oo daw, magte-text daw siya. Maya-maya ay umalis na nga sila. Siguro mga 5:45 sila umalis. Naghintay ako dun at nag-yossi. Naka-2 stick na ako at alas 6 na wala pa rin siya. Kaya tinawagan ko siya sa cellphone. Nagre-ring lang siya pero hindi sinasagot. Naisip ko na lang na baka nagda-drive at pabalik na. Umabot na ng 6:20 PM. Wala pa rin. Medyo wala ng araw at medyo dumidilim na. Nag-decide ako na bumalik sa dinaanan namin, papasok sa may ilog. Naglakad-lakad ako at baka sakaling makasalubong ko siya. Pero hindi ko makita yung ilog at labas ng gubat. Paikot-ikot lang ako. Kaya bumalik ako sa bahay nila. Naisip ko yung tinanong ko sa kanya kanina. Kung may daan ba pag dinerecho mo yung gubat, na ang sabi niya
ay kalsada daw ang lalabasan ko. Tinawagan ko ulit si Jeff. Ring lang ng ring hanggang sa unattended na ang cellphone niya. Kaya naglakas loob na ako maglakad dere-derecho ng gubat. Medyo madilim na, kaya inon ko ang flashlight ng cellphone ko. May mga naririnig akong mga huni ng ibon at tumitindig ang balahibo ko habang naglalakad. Mga 5 minuto na akong naglalakad, wala pa rin akong makitang bahay. Kaya naisip ko, baligtarin ang damit ko kung sakaling inililigaw ako ng elemento. Yan kasi ang nakwento ng lola ko dati. Pag nasa isang lugar ka at paikot-ikot lang, baligtarin mo raw ang damit mo. Kaya ayun, binaligtad ko nga ang damit ko at naglakad-lakad pa ako ng dere-derecho. Mga 10 minuto pa, naglagay ako ng earphone sa tenga ko para wala akong marinig na kung anuman. Maya-maya, may nakita akong nakatayong babae sa may puno. Kinilabutan ako, pero nanalangin ako saglit at pumikit. Pagmulat ng mga mata ko, nawala yung babae. Kaya binilisan ko ang paglalakad ko. Habang naglalakad ako, may nakikita akong babae sa peripheral view ko na nakatayo. Tumakbo na ako tapos lumingon sa likuran ko. Nakita ko ang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok na nakalugay, at hindi kita ang mukha. Pagtingin ko sa bandang ibaba, hindi ko makita ang paa niya. Parang nakalutang siya. Kaya sa takot ko, tumakbo ako ng mabilis. Hindi na ako lumingon sa likod ko. Basta, takbo lang ako ng takbo hanggang sa may makita akong kubo na may ilaw. May nakataling aso at tumatahol. Huminto muna ako sa may kubo. Tumawag ako. Tao po! Tao po! Maya-maya, may lumabas na lalaki. Mga teenager pa. Tinanong ako kung ano daw ang kailangan ko. At ang sabi ko, saan dito palabas ng kalsada? Ang sabi niya, Kuya, diretso ka lang tapos kanan ka. Nagpasalamat ako at nagtanong siya kung saan daw ako galing. Ang sabi ko, Doon sa bahay ng barkada ko, sa may ilog, yung nag-iisang bahay doon sa gubat. Ang sabi niya, doon ba? Kuya, delikado tumambay doon ng ganitong oras, lalo sa gabi. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Nagpaalam na ako at umalis. Naglakad pa ako ng mga 5 minuto pa, hanggang sa may natanaw na akong bahay at tindahan. Gumaan na ang pakiramdam ko nang may makita akong mga tao at sa wakas, narating ko rin ang kalsada. Huminto muna ako sa tindahan at bumili ng soft drinks at nagyosi na rin. Maya-maya, pinuntahan ko yung outpost at nag-abang na ng jeep. Hanggang sa may tumawag sa akin. Paglingon ko, si Jeff. Nilapitan ko siya at minura. Sabi ko pa, Bakit mo ko iniwan at hindi binalikan? Ang sagot niya, Sorry pre, naflatan ako ng gulong, nagpa-vulcanize pa ako, nalobat din cellphone ko. Sa galit ko, nagpaalam na ako at sumakay ng jeep pauwi. Hanggang dito na lang, Sir Van. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ko. Maraming salamat po. Magandang gabi, Sir Van. May isi-share lang akong karanasan. Ako po si RTZ. Nangyari ito taong 2019. Nag-outing yung family ko at hindi ako sumama. Kasi nung Feb 9, namatay ang isa kong barkada at huling gabi ng lamay niya kaya maraming bisita. Kami po yung nagsaserve ng mga lugaw, kape, sopas at biskwit sa mga bisita. Nagpaalam ako sa mga barkada ko na uuwi muna ako para maligo kasi 2 days na ako dun. Pumayag naman sila. At ayun na nga, medyo malayo po yung bahay namin. Isang tricycle pa. Naghihintay ako ng tricycle nun nang biglang bumigat yung pakiramdam ko. Parang gusto kong matulog na lang at magpahinga. Tapos
may nakita akong tricycle na dumaan, kaya pinara ko na. Napansin ko, yung tingin ni Manong sa akin ay parang iba. Pero isinawalang bahala ko na lang, kasi sumama bigla ang pakiramdam ko. Mga 9:30 PM na yun, Sir Van. Tingin ng tingin sa akin si Manong. Hindi naman as in tingin, parang inaaninagan niya ako. Nahahalata ako, pero hindi naman ako natatakot kasi mukha namang hindi mananakit yung itsura niya. At ayun na nga, nakarating na ako sa amin. 20 pesos ang pera ko at bumaba muna ako bago magbayad. At nagulat ako nang biglang umalis si Manong. Nagtaka ako kasi palaging 10 piso lang naman ang sinisingil sa akin kapag sumasakay ako. Kaya tinawag ko si Manong. Kuya, may sukli pa ako. Ang sabi naman niya, 10 ang isa, utoy. So ako nagtaka at ang sabi ko na lang sa sarili ko, mag-isa lang naman ako. Hindi ko na sinagot si Manong at hinayaan ko na lang. So ayun, pumasok na ako ng bahay at naligo na ako. Okay naman ang lahat, normal na normal lang. Nung natapos na ako, nakalimutan ko pala magdala ng tuwalya. Kaya kumapa ako sa gilid ng pinto sa labas kung meron bang tuyong pamunas at may nag-abot sa kamay ko ng tuwalya. Nilagay pa talaga sa kamay ko at nagpasalamat naman ako. Tapos, sa kalagitnaan ng pagpupunas ko, bigla akong napatigil. Putek! Ako lang mag-isa dito sa bahay ah! Gumapang hanggang sa batok ko yung taas ng balahibo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung lalabas pa ba ako. Pero ang ginawa ko, Sir Van, tumakbo ako hanggang sa labas ng napakabilis kahit nakatuwalya lang ako at nagchat ako sa mga kaibigan ko na samahan ako sa bahay. Pero hindi ko ikinuwento yung nangyari sa akin sa kanila kasi alam ko na wala naman maniniwala. At siguro, gusto lang niya talaga akong pagmadaliin kasi huling lamay niya na yun, Sir Van. Hanggang dito na lang po. Pasensya na po kung hindi nakakatakot. Gusto ko lang talaga i-share to, Sir Van. At sana ma-inarrate niyo po. Maraming salamat po. Happy 1K sub, Sir Van. More power to your show. To your show? Your time? It's show time? Charot. So, tuloy-tuloy na natin to. Total, nandito na rin lang naman. Bigyan mo muna ako ng beat. Yan. So, ito na po ang ating shout-out segment. Shout-out po kina Joanna Rama, Wensis666, Timothy James, John Cyril Onato, Glairins Gilba, Vente Billiones, Gerald Pio, Abelardo Jimenez, Florame Sarabia, Jenilyn Hermina, Carl Justin Lee Cuico, at pinapa-shoutout niya ang Leslie Ceramic Design sa Tecno Silangan, Antipolo City. Shoutout po. Shoutout din po kay Flor Deliza Kison from Jeddah, KSA, at sa kanyang apo na si Ken Allison Melegrito at mga anak na sina Vincent, Alisa, Marie, at Flint Marvin Kison Santos. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Muli, ako po si Van. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. Hanggang dito na lang po. And I thank you.